Inshallah, hindi sila nang kamali ng kanilang pinili. Kung ang mga pare, ang mga pastor, mga madre na tumanggal na sa kumbento, na tumanda na sa kumbento, yung mayakap sa Islam, yung pa kayo mga taga-sunod lang. Kaya, alhamdulillah, hindi kayo nagkamali ng inyong pinili. Sapagkat mayroon nang nauna sa inyo na pumili niyan na inyong pang kinikilala ang mabubuting mga tao. Kaya alhamdulillah, hindi kayo, at ang pagpasok mo sa Islam, hindi ibig sabihin na sinasabi namin dito na bagong imbers kayo sa Islam is naiiba kayo sa mga dati ng Muslim. Sa Islam, walang matagal dito, walang bago lang. Ang tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong nasa puso ng tao. Mayroon sa time ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na halos hindi na nakapagsala, hindi na nakapag-fasting. Binugyan ng buhay, nagsyahada, tinanggap ang Islam ng buong puso, pasok sa paraiso. Certified sila na tao ng paraiso. Meron namang tumagal na sa Islam, ang dami pang kaalaman sa Islam, ang dami pang nagawa sa Islam, yung pangunang isusubsob sa naglalagablag na amay. Kaya hindi ibig sabihin na matagal na ako sa Islam, eh sinilang ako sa mga magulang ng mga Muslim. Ang dami ko ng salat na gawa, ang dami ko ng fasting na nagawa, hindi ibig sabihin na ang tao'y malaki ng tingin sa kanyang sarili. Lagi tayong magpakumbaba. Inna akramakum indallahi atkakum. Ang tunay na pinakamainam sa inyo, pinakamalapit sa inyo sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung mas matakutin sa kanya. At hindi natin alam kung sino sa atin ang mas matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ibig sabihin si Ustad nagsasalita o si Imam nag-iimam o si Khatib nagkukutba na sila din pinakamainam ng mga tao. Ang bawat isa sa atin nagsusumikap na mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag natin tingnan ang kapatid natin bago siya o ano pa man ang kapintasan nakikita mo sa kanya, huwag mo tingnan mo ang sarili mo. Focus ka sa sarili mo kung paano mo ito i-improve, paano ka maka-invest ng maraming kabutihan sa kabilang buhay? Doon ka mag-focus. Huwag mong tingnan ang kapatid mo. Kasi hindi natin alam, bawat isa sa atin, hindi natin alam kung ano ang final destination natin. Ano ang khatima natin? Khatima, yung last breath na pangyayari sa buhay natin. Hindi natin alam. Kung magmula ngayon hanggang sa huling hininga natin, ay mga Muslim pa rin tayo o hindi na. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah ng tunay na pagkatakot. At huwag niyong hayaan na bawian kayo ng buhay na hindi kayo mga Muslim. Nawala kayo sa mananampalataya Islam. Ibig sabihin, kailangan natin i-maintain ang pagiging Muslim natin. Kailangan natin ipagpatuloy ito, palaguin ito. Kasi maaaring mawala sa atin ang blessing ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito. Na isa tayong mga Muslim na nagabayan tayo sa tamang naging. Maaaring mawala sa atin kung hindi natin ito pangangahalagahan. Kaya yan ang dahilan kung bakit lagi tayong nagsasama. Lagi tayong nagsasala ng congregation. Although na marunong ka magsala, pero kailangan magsala ka pa rin sa masjid. Kasi one way yun na maka-encourage sa'yo, para ma-maintain mo. Kasi pag nag-iisa lang ang tao, madalas, paglalaro ng demonyo, pagkasama ng kanyang mga kapatid, gumalakas siya. Kaya nami-maintain niya yung kanyang pananampalataya, yung kanyang faith, yung iman. Okay, hanggang dito na lang.